mga kops, ito naman yung lilipat natin, kamatis. Ito, tinanim ko to. Yung kamatis lang na binilad ko sa dlet, tinanim ko na. Pero siyang halong putik, kaya ang hirap niyang tanggalin. Mga kups, yan ang ating tanim na kamatis. Ngayon, ililipat na natin siya dito sa paso. Bali, hindi lahat kasi tatlo lang itong paso natin. Meron ako nitong rice hull na maganda daw to. Isama ko siya sa lupa. Kasi tignan yung kamatis natin, nagtutumba na sila. Hindi na kaya. Ito, niram lang natin. Ito, kinuha ko lang dyan. Maganda daw to. Salam. Tapos ito, may nakita ako dito. Siguro inipon to ni kuya. Ano rin dito nagtatanim-tanim. Mga ano yan, yung ipot ng manok. Maganda daw yung ipot ng manok sa halaman. Dito ako kumukuha ng lupa. Mga pinagsunugan niya. Tanim dyan. Kasi syempre, maganda daw yung ganyan lupa. Gawa nang yung kinuha ko ng lupa doon sa may pakabila. Ano, tumitigas. Hindi nabubuhay yung tanim ko. Pero nung dyan kami kumuha, maganda naman. Ito nga pala mga kups. Ito, maganda rin daw to. Bato ng palay. Yan. Isang ganito, binili ko 8 pesos lang. Pero sa iba, parang nasa 30 pesos yan. Tapos yung ating gamit, yan yung pansala ng lupa. Para malipat na natin. Ito kasi, gusto kong bumili ng ganito, kaya lang wala akong mahanap na ano. Medyo mura-mura. Out of the budget na tayo eh. Tara, kuha na tayo ng ating lupa. Ito mga kups, isang ganito, bali, siguro makakalahati lang. Andito lang. Lalagyan natin ito. Ng palay. Dalawang klase ito. Itong isa, ito yung sunog. Ito na pala mga kups yung nakuha nating lupa nung nakaraan. Ito. Haluan na lang siguro natin yan ng ano. Pala dati salin natin kasi ito may butas na eh. Yun yung kabila, wala pa. Muna, konting lupa. Tapos ito. Yan, and then ito na. Tapos mga kups, lagyan ko rin siya nito. Hirap pala nito. Ito ata yung kokopit. Yung iba kasi himay-himay na. Ito, hindi pa. Hindi ko alam kasi kung ano ilalagay, pero baka pa, ito lang yung parang pinakamugmug niya. Yan na ilalagay natin.
Diyan pa natin dyan ito. Taluin. Basta sabi nila, ang maganda daw na lupa ay yung buhagag. Tulad nito, buhagag siya. Bibistay pa tayo ng lupa. Binibistay ko siya gawa ng para hindi umalo yung mga malalaking bato. Kasi meron din dito mga pako. Para hindi siya sumama sa tanim natin. Siyempre, baka mamaya may pako. Tumubong bakal. Lashumot. Kuha tayo ng ipot ng manok. Ito yun. Ang may ano-ano. Nalagyan natin sa ilalim. Ito daw kasi dapat kamatis. Medyo malalim dapat. Sabihin natin konting lupa lang. Pero mapunta lang sa ilalim yung tipot ng manok. Lipat na natin. Wala. Let's go. Lipat, lipat. Ingat lang dahil baka daw pag naputol yung ugat ay naku, iba na matatamaan, kaya dapat pala iwalay-iwalay. Ito na siya. Ipat na natin siya. Dagdagan pa natin yan siya ng lupa. Kamatis daw dapat daw kasi malalim. Parang mababaw pa nga siya eh. Hindi ko na siya nagawa na lipat. Tapos ito, baka hindi na siya makasurvive. Yung isa dito, hindi na nakasurvive yung tumba. Iniingatan ko eh, putol yung ugat. Tinanggal ko na lang. Total, marami pa naman tayong kamatis doon. Kaya dapat hiwalay-hiwalay talaga. Hindi ko na naiwalay ito. Magandang pagkakatubo niyan. Kaya dapat malipat na rin yan tulad nito. Tulad yan, tatlong yan. Idiligan natin siya. Ito pala kung pansin nyo, hindi ko siya pinuno. Kasi pag lumaki pa siya, tas lalagyan ko pa siya ng lupa para medyo lumalim siya. Yung masasakop ng lupa. Ganyan. Hindi siya agad tumutumba. Yung kasi yung sabi sa akin, yung kamatis daw, eh, hindi rin niya kayang saluhin yung sarili niyang bunga. Hirapan siya yan. Hindi ko sila pinuno. And kung napapansin nyo, hindi ko na dinidiligan yung dahon. Ito na lang. Kasi, ang sabi sa akin, pag dinidiligan daw yung dahon,
mas nagkakaroon siya ng mga insekto. Yung insekto yan, yung mga puti-puti na yan. Yan, gawa ng mga insekto yan. Uod daw yan. Puti-puti sa dahon. Kinakain yung dahon. Dapat nga daw putulin daw yan eh. Kaya na pag pinutol ko, hindi ubos na. Wala nang dahon, hindi ko alam. Mas ito yung pinandidilig ko. Nakita ko lang doon sa kapitbahay namin, may ganito siya. Tapos pinandidilig niya sa alaman niya. Ginaya ko lang siya. Alam ko, nakita ko, dahon na saging lang yun. Pinababad. Tignan natin siya. Di ko pala napapansin kung madami pa ako magdilig o unti. Di ko kasi alam eh. Alam nyo naman, di naman tayo professional na gardener. Ito, dat malipat to kasi sobrang babaw niya. Yung stick nga mismo, hindi siya napapatayo kasi sobrang babaw lang. Diligan lang natin. Ng ating mga kamatis. Ito, bali binili ko to sa Shopee, 8 pesos. Tapos ito, 10 pesos ata or 16. Yung mga yan, binili ko na yan. Kaya ko yan, kaya ko napabili ng mga yan. Sabi ko, yan na lang yung itong mga nakabalot. Bilin ko. Gawa nung meron akong coin sa Shopee. Mag-e-expired na daw siya. Kailangan gamitin yan. Wala naman akong binayaran na shipping fee. Yan lang. Ito lang. Ito lang.